Hey guys, good morning! Kamusta naman kayong lahat dyan? For today's video nga, samahan nyo ako ipakita ang mga naganap ng mga nakaraang linggo at araw. Mamaya nga ay magbabarbecue kami, kaya nandito kami ngayon sa labas para bumili ng mga karne. Nakalimutan ko eh, nakaano lang pala ako. Nakapambahay ng tsinelas. Nakita ko guys, may mga Pilipinong pumasok kanina sa loob, tatlo. Ne, Papa Tine? No, don't eat. Maganda nga ang panahon ngayon guys, kaya sabi ko kay Mister na mag-ihaw-ihaw kami sa labas. Nagagawa lang namin to kapag mainit-init ang panahon. Bake ko ng aming panglinis guys, kasi mamantika siya. Inilabas na nga din namin si Tristan dito para naman makapaglaro-laro dito sa labas. Umiiyak din kasi siya sa loob ng bahay, kaya sabi ko dito na rin muna siya sa labas habang nagbabarbecue kami. Etong manok nga pala na to guys, minarinate ko to nung nakaraang araw pa. Bigla ako kasing na-miss ang manginasal guys, kaya eto nagmarinate ako ng manok. Hindi ko nga akalain na itong batang ito ay kaya na palang gumapang pataas dito sa hagdan. Kailangan nga lang alalayan kasi baka malaglag. Ngayong araw nga guys, sinamahan ko si Mister magpagupit kasi then in few days aalis kami at magbabakasyon sa ibang bansa. Nina nga habang nakapark kami at nagpapagupit siya, merong nakabangga sa aming sasakyan. Hindi naman talaga totaling bangga kundi nasagi lang. Nema! It is a little. So guys, may nakabangga ng sasakyan namin. Parang wala naman akong nakita actually, parang galos lang doon sa gulong. Ito iniwan, nag-iwan ng number, nag-iwan ng sulat dito sa salamin ng sasakyan. So guys, nagpark kami kanina kasi nagpagupit ng isa. And may nakasagi ng sasakyan namin. Parang wala naman actually damage talaga. Parang gulong lang, nasagi lang yung gulong. Mabait yung nakasagi kasi naglagay pa ng sulat dyan sa may salamin, nag-iwan ng sulat tsaka ng number. Na kung may kailangan daw ayusin eh, tawagan daw sila. Diba? Yung katulad sa Pilipinas guys, pag may nakabangga ng sasakyan mo na hindi mo nakita, nang walang nakakita, nako, mag-run away na yan. Diba? Dito, mababait yung mga tao, nag-iwan ng sulat sa sasakyan mo. Nakakatuwa nga at first time kong makita ang buong pamilya ng asawa ko na naglakad kasama kami. In-invite kasi kami ng kamag-anak nila sa hotel para kumain. Isi-celebrate kasi namin yung tinatawag nilang confirmation para sa mga Catholic. Usually ginaganap yan kapag 14 years old yung bata. Tapos ini-invite nila yung mga malalapit na kamag-anak or kaibigan para makiselebrate. Hindi nga ako nakapag-video dito guys masyado kasi yung mga tao medyo mga sensitive sila. Ayaw nila ng camera, nakakahiya naman, 'di ba? Hey, disgusting. Yoy, disgusting baby. Playing with saliva. Nung mga nakarang araw nga, medyo marami-rami ang trabaho ni Mister, kaya ngayon naman, sabi niya, gusto niya daw lumabas muna kami at kumain. Kaya nandito kami ngayon sa restaurant, sinama namin si Tristan. Di ka, Tristan.
Enjoy nga si Mister dahil napakaganda naman talaga ng view dito. At mabuti nga din, hindi tinutopak ang aming bulili. Bravo, 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 bravo. Clap your hands, so he clap. Bravo, 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 daddy, bravo, bravo, bravo. Bravo, daddy, bravo. Velike, velike, Tristan, velike. Ay naman talaga, social ang kanilang serving. Pasta lang yan ha, ang ganda ng pagka-design. Kain tayo guys, kanya naman ay steak at fries. Ito nga pala ay fresh galing garden na blueberry guys. Gagawin nga namin itong palaman. Magdadala nga din ako sa Germany kasi pupunta ako sa aking auntie. Napakagandang gawin nga itong palaman or gem kasi fresh fruit talaga ito. Talaga namang bagong pitas sa garden. Mga 5 kilo nga itong blueberry na to kaya yung iba hindi namin gagawing gem kundi dadalhin ko sa Germany at ipapasalubong ko rin sa aking auntie. Simple nga lang ang paggawa nito dahil niluluto lang to. Pero kailangan maingat ka kahit yung mga bote na lalagyan mo ng gem mamaya ay kailangan yan niluluto or pinapainitan sa oven ng bonggang-bongga para matanggal ang mga germs. Ito na nga yung finished product guys. Itong ginawa nga namin may mga buo-buo pang blueberry. Pwede namang wala, depende sa trip nyo. Nagugulat nga ako kay Tristan, hindi ko akalain na magagawa niyo yung mga ganitong bagay. Kasi nung mga nakaraang buwan, pinipilit ko siyang itulak ito at ayaw niya. Ngayon naman, nagulat ako, bigla niya nalang ginawa, biglang tumayo at itinulak niya. Bukas nga pala ay birthday niya, pero ngayon ako gumawa ng cake. Itong maraming design, akong gumawa. Yung isa naman ay ang lola ni William ang gumawa. Ngayon nga namin siya ginawa ng cake kahit na bukas pa ang birthday niya. Kasi bukas kami ay magta-travel papuntang Germany at doon namin isi-celebrate ang kanyang birthday. Dito naman actually sa Europe, hindi talaga uso ang maghanda ng bongga. Hindi katulad sa Pinas na talagang pag may birthday, lalo na pag 1 year old ang ating mga anak, talagang hinahandaan natin. Nandito na nga pala kami ngayon guys sa Austria. Nag-stop over muna kami dahil gusto kong pakainin si Tristan dahil gutom na rin siya at umiiyak na din. Medyo malayo-layo pa ang aming tatahakin kaya si Mister kumain na din muna ng sandwich. So guys, we stop for a while para kumain si Tristan. Ito kanina niluto ko to kaninang umaga bago kami umalis. Chicken soup and carrot and potato tapos nakalimutan ko ano pang gulay nilagay ko. And yun na nga, nag-stop muna kami dito para din kumain kami. At pinalitan ko rin siya ng diaper, guys. Yeah? Andito kami ngayon sa Austria, guys. At wala nagsasalita ng English dito. Buti na lang si William marunong mag-German ng konti. Eh, ang German at salita ng Austria is pare, halos parehas lang. Kape muna kami. Pinapakain ko si Tristan. Sobrang sarap, guys. Thank you.
Ito nga palang aming kalagayan sa loob ng sasakyan. May payong pa kasi sobrang init ang itim na ni Tristan. Laging nasa arawan kaya ngayon pinayungan ko siya. Ito nga palang aming binabaybay ay Austria pa din. Napakalaki pala talaga ng Austria. Dumaan din kami kanina sa Slovenia pero hindi na kami huminto. So guys, we are finally here in Germany at nandito na kami sa aming apartment. Yes, sure. So, ito na nga, nandito na kami, nakarating na kami. So, it was like 6 hours driving. Kaso may mga stopover kami, siguro nag-stop kami ng 3 times. Kaya medyo natagalan. And ito, masayang-masaya siya kasi maghapon siyang nakaupo sa sasakyan. So, ngayon, finally, nakatayo-tayo na siya. Kaya yan, masaya na siya. Masaya na siya. At ang daddy naman niya ay ando, naghahakot ng gamit. So, ipakita ko sa inyo guys ang aming room. So guys, ito ang aming room. Ayan. Ito ang toilet. Okay naman siya. Tingnan natin ang toilet. Okay naman. Malinis. Ang linis. Sobrang linis niya. Wala ka talagang makikitang dumi. Kompleto na rin. May towel. May tissue na din. And may mga sabon-sabon dyan. Oy, my baby is super happy. Ayan, may mini kitchen dito. Maliit lang pero pwede na. Ayan, puno. Puno ng kung ano-ano. Ayan. Ayan. May mga pangluto na din, guys. Kompleto. Kompleto sa Ricados. Ayan, pwede kami dito magluto. Pwede rin mag-bake, guys. Ito, may oven. At may mga ingredient dyan. May mga tea, coffee, and everything. Ngayon guys, kapag nagbubuka ko ng hotel or apartment, lagi ko talagang tinitingnan kung meron bang kitchen. Napaka-importante ng mga ganitong bagay, lalo na kapag may asawa at anak ka na. Dati okay lang mag-check-in kahit na walang kusina or washer or kahit ano. Ngayon dapat talaga meron. Satisfied naman ako dito sa pinag-check-in na namin. Hindi nga lang siya sobrang laki. Pero okay lang naman dahil tulugan lang din naman ito. Mostly ay nasa labas kami kasi imi-meet ko ang aking auntie. At pupunta nga din kami sa bahay nila. Kaya talagang tulugan lang ito. Kaya okay na din. Carry na din. Maganda rin naman. Kung hindi ako nagkakamali, siguro mga nasa 80 or 70 euro ang isang araw dito. And yun, mamaya ayusin ko muna yung aming mga gamit guys kasi tatawagan ko na yung aking tita para sunduin niya kami dito para pumunta na kami sa city para kumain kasi magdi-dinner kami mamaya. Siya nga pala ngayon pala ay birthday ni Tristan kaya kami nagpunta dito sa Germany at para na din bisitahin ko ang aking auntie na matagal nang naninirahan dito. Hoy, anong kinakagat mo? Makagat-gat ng kung ano-ano. Tristan, say hi to the guys. Are you happy now? Stretan rogen dante. Stretan rogen dante. Stretan rogen dante bi. Stretan rogen dante. Kahapon nga guys, hindi ko na pala na-video ang lahat. Nagkita-kita na kami ng aking auntie. Ito naman ay pangalawang araw na. Kahapon hindi ko na na-video kasi wala rin akong time mag-video dahil si Tristan nga ay iyak ng iyak, makulit. At syempre nag-usap-usap, kwentuhan, kaya hindi na rin ako nakapag-video. Andito na nga pala kami ngayon sa town kung saan nakatira ang aking auntie. Nakakatuwa naman, dati kasi pangarap ko lang talagang pumunta dito guys. Nag-apply pa nga ako ng visa pero na-refused lang. Talaga naman kahit nung bata pa ako ay pangarap ko na talagang magpunta dito. Sino nga naman mag-aakala na 11 countries na ang napuntahan ko at majority doon ay dito sa Europe. Nakakatuwa lang, iba talaga si Lord, ano? Pag siya na talaga ang gumawa ng way, magugulat ka talaga. 2 years ago lang, pangarap ko pa lang yun. At ngayon naman, ang dami ko nang natupad sa pangarap ko. Halos lahat na eh. Sobrang saya ko na. Blessed ako kasi may asawa ako mabait, may anak ako.
At yung mga binan ko, mababait din. Swerte nga din eh, kasi nandito ko sa Europe, malapit lang din ang aking auntie. Pa, you hungry, Lily? Oh, I'm good. I'm good. Nakatulog, kawawa. Ang baby ni mama. So guys, we are here now in Munich. Ang dami palang tao, hindi ko next. Sobrang dami ng tao, guys. Mapapansin nyo, dito ang kanilang train station. And siguro mga 1 hour kami nagbiyahe. Mas okay din siya kaysa na magsasakyan ka. Kasi usually, di ba pag city kasi guys, marami talagang tao at maraming sasakyan at traffic. Kaya the best talaga ay mag-train. Yun nga lang, medyo natagalan yung train. So guys, kita-kita tayo mamaya. Ilibot ko kayo dito sa Germany. Take to, diba? Munich train station. Ito na ang pamangkin kong maganda. Taba lang. Parehas kami. Tayo sa kabila kasi masyado doon. Daming tao. Oh, mainit. Oo, grabe. Sobrang init, guys. Summer na kasi dito ngayon sa Europe. Grabe. Kaysa naman malamig at nag-snow, di ba? Maitim na nga, masusunog. Nakalusyon pa naman ako ng pantaning, Matt. Mamaya, nugnog na ako nito. Na itatanong, guys, sobrang saya talaga ng puso ko. Ako'y nagagalak. Hindi lang dahil sa nakita kami ng auntie ko, kundi dahil natupad ko rin ang aking pangarap na makapunta dito sa Germany. At hindi lang sa Germany, kundi nakapunta na rin ako sa iba't ibang parte ng Europa. At hindi lang yun, hindi ako nag-travel mag-isa, kundi kasama ko din ang aking mister at ng aking anak. Kaya naman talaga, masasabi ko talaga, guys, hashtag blessed ang lola nyo. Kaya naman, Lord, maraming salamat sa blessing na ito. Muji! Ay! Bravo! Kai! Odi! Ang batang makulit, ang ganda ng kanyang upo sa couch ng kanyang mami Glo. Nanunood pa. Spoiled nga talaga ito. Ay! At nakaalis lang nga pala kami kanina, guys. Hindi ko na na-video ang mga pangyayari. Ang bilis lang ng mga pangyayari. At ngayon naman, guys, ay nandito na kami sa Czech Republic. Masaya na ni Tristan kasi nakapag-gapang-gapang siya. And ito ang room. It's pretty, yeah. Tapos meron pang cabinet. Madali ang check-in nga lang ang ginawa namin. Ngayong araw din kami nag-check-in dito. Ngayon araw din ako nag-book. Kasi nga ang plano sana ay uuwi na kami ng Croatia. Pero since malapit na lang din ang Czech Republic, malapit na ang border sa Austria. At kanina ay nasa Austria na kami. Kaya sabi ko kay Mister na mag-check-in na lang kami dito sa Czech. At na-amaze nga ang lola nyo, sobrang ganda ng apartment na nabook namin. Ang kagandahan din ay ang ganda ng view sa labas, talaga namang nakaka-relax. At may pa-sauna na pa nga dito, guys. Kaya syempre hindi ko rin pinalagpas at nag-sauna rin ako. Sa sobrang laki ng apartment na to, guys, pwedeng dalawang pamilya. Kasi dalawa ang kwarto, dalawa rin ang toilet and bath, may pa-sauna na pa. At malaki rin ang kitchen niya, guys, at malaki din ang living area. May pa-terrace pa na malaki. Super ganda talaga, tapos may free parking pa. At ito din, may kinder bed din si Tristan. Thank you.
Wine or beer? Where are you, Butch? Wine or beer? Anything. Look at this one. It's so pretty. Bravo, 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 bravo. Where are you? Where is the Butch? Where is the baby Butch? Huh? So guys, naubusan ako ng diaper niya. Kaya bumili kami at bumili rin kami ng ilang pagkain for tonight. Kasi wala ko lang magluto. Hi Butch, you good? Buti nga meron silang store dito kasi naghahanap ako. Dahil nga naubusan to ng diaper. Nakalimutan ko, nasa Germany kami kanina kasi. So, hindi ko na naisip. And lahat ng store in Germany ay closed. Kaya hindi ko na rin siya naisip. Ang saya niya guys, kasi finally, hindi kami nagbabiyahe. Sobrang ganda dito. Ito yung pinaka-center nila dito. Buti na nga lang at merong store dito na mabibilhan ng mga kung ano-ano kasi medyo late na. Nung gabi nga guys ay nagluto na lang ako dito sa loob ng apartment. Sayang din naman, malaki ang kitchen at kompleto. Lahat ng kailangan kong gamitin para sa kusina at para sa pagluluto ay nandito na. Buti na nga lang may naabutan kaming bukas pang tindahan kasi usually dito maaga silang nagsasara. Ito nga aking lulutuin guys, ayan. Tsaka ito shrimp. May gulay din. Nakalimutan ko nga lang gano, bumili ng mantika. Ano ba naman yan? Habang ako'y nga nagluluto, pinapakain ko rin tong bulilit na ito. Para mamaya matulog na siya at kumain na rin kami. Pinanood ko na nga din siya habang kumakain siya para hindi na maraming seremonyas at marami pa akong gagawin. Ngayon ko lang na-realize guys, sobrang hirap pala pag hindi ko kasama yung mga in-laws ko. Sa bahay kasi, sanay ako na pagkakain kami, walang istorbo at pag nagluluto ako, wala din ang iistorbo sa akin kasi inaalagaan nila si Tristan. Dito talaga namang ako lahat! Pero ganun talaga pag nanay ka na. Ito nga palang aking niluto, medyo malatalata yata yung kanin na ginawa ko. Si Mr. din kasi gusto niya ganyan yung pagkaluto ko ng bigas. Nagprito nga din ako ng salmon dito guys. Bigla ko kasing na-miss ang seafood kaya puro seafood ang pagkain namin ngayon plus rice. Madali ang luto nga lang to at tinan nyo naman yung isang bata doon, ang ganda ng pagdede niya, diba? It's good. I'm tired. May pa-beer pa. Kain muna tayo guys. Yun yung isa. Doon nagdedede na siya at kami ay kakain na. Nagluto ako ng pagkain. Pagkagising nga namin nung umaga, sobrang lamig talaga guys. Parang hindi summer. Or siguro kaya malamig din sa area na to dahil mataas, nasa tuktok din ng bundok at may lake pa dito at ang daming puno. Ito nga pala ang aming batang makulit. Nagdedede na naman siya. You're taking your wine? If you want. I thought we you wanted. Let's do now what we... Anything you want, like, just tell me. Just take the bread. At dahil hindi pa nga kami nag-breakfast, pumunta rin kami dito sa grocery since bukas na rin naman sila para bumili ng pang-breakfast namin para hindi na rin kami kumain sa labas. Hassle din kasi guys, pagkakain kami sa labas kasi nga may bata. Wala na kaming foodang kaya bili muna kami at ayaw namin kumain sa labas. Mas gusto namin ngayon magluto kasi lagi kami kumakain sa labas. Aba. Guys, lumipat kami ng kwarto. So, nandito kami ngayon. Mas magandang view actually, guys. Sobrang ganda. At ito yung higaan namin. Tapos, ayan ang view. Sobrang ganda. Ayan, ang ganda. Ang laki din ng terrace. Mas bet ko siya dito actually kaysa dun sa una. Nag-extend kasi kami guys. So,
Ngayon, may mag-check-in pala doon sa isang room today. So, kailangan naming umalis. Kasi hindi naman kami nag-book ng maaga. And ito ang kanilang sala. Halos parehas lang doon sa kabilang room. Mas maganda nga lang yung view dito kasi mas malapit sa lake. And then yung kwarto doon, ang ganda rin ng view. Kasi yung kwarto namin kanina sa isang room, hindi ganun yung view sa... Hindi ganun yung view sa labas. And ayan yung kitchen. Kitchen, for sure, parehas lang naman yan. Halos ayan, parehas lang din. Ito yung isang room naman. Wala namang matutulog dito. Ito ang view ng room na to. Hindi masyadong maganda, pero ang kagandahan ng room na to ay may toilet. May sariling toilet. Ayan. Hindi ka nalalabas. So, ayan. So far, okay naman. Yung mga gamit namin, yan, nilipat namin. Kay ganda ng pag-hold ng aking asawa sa aking paa. Saktong-sakto nga at marami pang kalyo yan, charot. At ayun na nga guys, pagkatapos namin mag-breakfast, lumabas na rin kami para mag-sightseeing sa labas. Yun nga lang, medyo may kalamigan at mali ang outfit na nadala namin kasi nung umalis kami sa Croatia ay mainit naman. At ngayon naman ay sobrang lamig, kaya hindi rin kami nagtagal dito sa labas. Maganda nga sana maglakad-lakad dito dahil wala kang makikitang tao. Meron man, bihira. Napakaganda nga ng lugar na to at napakatahimik. Yung makikita nyong parang dagat dyan guys, actually hindi yan dagat kundi lake. Napakaganda nga dahil itong malaking lake na to, napapalibutan ito ng mga hotel. At yung prices ng mga hotel, okay lang din naman. Pwede na rin siya kasi maganda naman ang tanawin dito. Pabalik na nga kami ngayon guys sa apartment, doon na lang kami mag-stay, maganda rin naman doon. Baka ang ending magkasakit pa kami dahil maginaw nga dito sa labas. Si Super Gapang! Naku, kinakalat na naman niya yung mga... Like 15 euro. 15 euro, it's not bad. Naku Tristan, ayoyoy, anak. Nandito na nga pala kami ngayon guys sa aming bed. Kung mapapansin nyo, may liwanag pa sa labas pero gabi na guys, siguro mag-aalas 10 na ng gabi. Tulugan time na nga at dahil magta-travel pa kami bukas pabalik ng Croatia, siguro mga 5 hours driving pa. Kaya kailangan magpahinga na para may lakas para bukas. At ang aming bagets, tulog na nga siya guys, kaya kailangan na rin talaga naming matulog dahil magigising to mamaya. Pag maaga kasi yan natutulog, nagigising din siya ng hating gabi. Pero pag late na siya natulog, walang gising-gising, tuloy-tuloy ang tulog niya hanggang umaga. Sige na guys, good night! Ngayon nga guys, ay pauwi na kami sa Croatia. Mahaba-habang driving nga ito, buti na lang hindi umiyak si Tristan.
Veliki. Ja, gdje loptica? Home sweet home. Andito na nga kami ngayon sa bahay, guys. Finally, nakarating na rin ang safe. Syempre, miss na miss si Tristan ng kanyang mga lola at lolo. Ayun nga, guys. Ako'y magpapahinga na. Thank you for watching our vlog. Maraming salamat, guys. Kahit na hindi ako masyadong nag-upload, nanonood pa rin kayo. Hanggang dito na lang. Don't forget to like and subscribe. Maraming salamat. Ingat!